And welcome to our Bulls Math Press Conference. Congratulations to the Adamson Soaring Falcons for winning over UP Fighting Maroons in straight sets. We have Coach George Pascua and Jude Aguilar. Coach George, congratulations for this victory. Pero ano yung nangyari sa first set at naging extended yung laban yung first set? Ayun, masyado lang na extend siguro yung mga players. So, sabi nga, compose muna. Compose na natin malaga. Thank you. And to Jude, you have 10 of 17 attacks, 3 blocks, and 1 service ace. So, at least finally, na kayo ngayon after losing the winning game. So, ano yung kailangan yung gawin para maging magandang springboard coming to the next games kung panahan nyo against me? Tingin ko po ang next po namin na gagawin sa ensayo is improve pa po yung service receipt namin kasi doon po kami mas kulang. And sa iba po, medyo nagagawa naman po namin ng paraan. Okay, the floor is open for questions. Coach, ano po yung naging main adjustment kasi after the first set na medyo close, kinambakan niyo sila ng second set. Ano yung sinabi niyo doon sa boys? Yung connection lang from service to set to attack kasi pag hindi na-connect, medyo mahihirapan ka. So, yun. Tsaka yung disiplina doon sa game plan. Yun na naman ang basic instruction na sinabi ko sa akin. Jude, yung third set, parang medyo kumuha siya ng first set eh. Nahabol kayo ng UP nung bandang huli. Siguro ano yung nagbago, ano yung naging mindset niya para tapusin nyo kagad at hindi na na-extend yung set? Nung una po kasi kaya po na kami nahabol is parang nag-lay low po kami pero hindi naman po ganun yung minamindset namin. Siguro po yung body language namin nag-ano. Pero nagsabi po yung team captain po namin, dinala po kami na kailangan po namin tapusin agad para hindi na po namin kailangan bigyan ng chance yung kalaban. Coach, gano'ng importante na second game pa lang nakuha na yung unang panalo unlike nung last season na inabot pa ng end of first one pa. Eh yung nakita ko doon yung maturity ng team. So sabi nga sa kanila, hindi na pamilyar yung mga kalaban natin sa UAP. So nasa atin na lang kung paano natin magawa yung game plan, then paano natin i-execute. Kasi paano sumunod ka sa game plan, tsaka yung disiplina doon sa instruction, yun naman ang tulad. So may pasensya ko sa kanila. Coach, you're facing NU next on Wednesday. Your thoughts about NU to be yung opening game nila, natalo sila doon. Yeah. Yun. Knowing naman ni Enyo, powerhouse, especially sa volleyball mo. So, siyempre, yun yung challenge for us kung paano namin sila ika-counter. Sabi nga sa kanila, basta ilaro lang ako ano lang nila, no matter what, manalo-matalo, basta importante, linabas mo kung ano yung laro mo. Ang mahirap nun, kaya mo lumaban kahit malakas yung kalaban na hindi mo linabas. So, it's a matter of character na lang din, attitude na sa laro. You'd save against NU? Sa NU po na next po namin kalaban, siguro po mas kailangan namin sila pagandahan kasi same po nang sinabi ni Coach George na ang team nila is powerhouse. Kailangan lang po namin trabawin kung anong tinuturo ng mga coaches sa amin. Kasi sabi nga po nila, kaya-kaya po namin lahat ng team ngayon. Congratulations, Coach George and Drew. Thank you.